magdiwang tayo sa ating debosyon. Purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa iyo. Dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumain yung lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito, atin pong ginugunita si Santo Tomas de Aquino, isang pari at pantas ng ating simbahan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong maging katangi-tangi si Santo Tomas sa pagiging uliran sa kabanalan at pagiging mahusay sa banal na karunungan. Ipagkaloob mong ang itinuro niya ay aming matutuhan at ang kanyang ginawa ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Nang magtagsibol, panahong angkop sa digmaan, pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel sa pangunguna ni Joab at ng iba pang mga pinuno. Pinuksa nila ang mga Amonita at kinubkob ang Raba. Si David ay nagpaiwan na sa Jerusalem. Isang hapon, natulog si David. Nang siya'y magising, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon, may natanaw siyang magandang babaeng naliligo. Ipinatanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya, iyo'y si Bathsheba, anak ni Eliam at asawa ni hitong si Urias. Pinakuha niya si Bathsheba, sinipingan siya ni David at pinauwi pagkatapos. Dahil sa nangyaring ito, si Bathsheba ay naglihi, kaya't pinasabi niya ito kay David. Inutusan agad ni David si Joab na dalhin sa kanya si Urias. Nang dumating ito, tinanong siya ni David, kamusta si Joab at ang hukbo? Ano ang lagay ng labanan? Sinabi pa niya kay Urias, umuwi ka na at magpahinga, pagkat nanggaling ka sa malayong paglalakbay. Lumakad na si Urias. Ang hari ay nagpadala pa ng alaala sa tahanan nito. Ngunit hindi pa siya nagpatuloy sa kanila
Doon na siya natulog sa mga trangkahan ng palasyo, kasama ng mga bantay. Nalaman ito ni David. Kinabukasan, inanyayahan ni David sa pag-ain si Urias at itong kanyang nilasing. Hindi rin ito nakauwi ng gabing iyon. Bagkus natulog kasama rin ang mga bantay. Kinabukasan, sumulat si David kay Joab at pinadala kay Urias. Ganito ang nasasaad. Isubo mo si Urias sa mga kaaway na bababangis. Pagtapos, umurong ka at bayaan mo siyang mapatay. Nagmanman si Joab sa lungsod ng kanilang kinubkob at ang gawing mababangis ang kaaway. Doon nga niya tinapat si Urias. Lumabas ang mga kaaway mula sa lungsod at sinalakay ang mga kawal ni Joab. Napatay ang ilang pinuno ni David kasama si Urias. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon iyong kaawaan, kami sa'yo'y nagsisuway. Poon iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Ako'y kaawaan, o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumihan at gatawad mo yaring kasalanan. Poon iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Ang pagsalangsang ko ay kinikilala, laging nasa isip ko at alaala. Sa iyo lang ako nagkasalang tunay at ang nagawa ko'y di mo nagustuhan. Poon iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Kaya may matuwid ka na ako'y hatulan, marapat na ako'y iyong parusahan. Ako'y masama buhat ng iluwal. Poon iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Sa galak at tuwa ako'y puspusin, at muling babalik ang galak sa akin. Ang kasalanan ko'y iyong limutin. Lahat kong nagawang masama'y pawiin. Poon iyong kaawaan, kaming sa'yo'y nagsisuway. Magsitayo po ang lahat. Sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa isang naghahasik ng binhi sa kanyang bukid. Pagkatapos niyon, magpapatuloy siya ng kanyang pang-araw-araw na gawain. Tutubo at lalago ang binhi nang hindi niya nalalaman kung paano. Ang lupay, siyang nagpapasibol at nagpapabunga sa mga pananim. Usbong muna
saka puhay na. Pagkatapos ay mahihitik sa mga butil. Pagkahinog ng mga butil, agad itong ipagagapas sapagkat dapat nang anihin. Sa ano natin ihahambing ang paghahari ng Diyos? Sabi pa ni Jesus, anong talinhaga ang gagamitin natin upang ilarawan ito? Tulad ito ng butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Kapag natanim at lumago, ito'y nagiging pinakamalaki sa lahat ng puno ng gulay. Nagkakasanga ito ng malalabay, anupat ang mga ibon ay nakakapamugad sa mga sanga nito. Ang salita'y ipinangaral ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng maraming talinhaga tulad nito, ayon sa makakaya ng kanilang pangunawa. Hindi siya nangaral sa kanila ng hindi gumagamit ng talinhaga, ngunit ipinaliwanag niya ng sarilinan sa kanyang mga alagad ang lahat ng bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo, maupo. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sa dambana ng Poong Jesus Nazareno, palakpakan natin ang ating mahal na Senyor. Bukod doon, meron tayong matututunan. At ang ating mga aral ay tumutukoy sa paghahari ng Diyos. Narinig natin ang isang talinhaga tungkol sa paghahari ng Diyos. Ito yung pinangaral ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon. Ginamit ni Jesus ang imahe ng paghahasik ng binhi sa bukid para ipaliwanag ang paghahari ng Diyos. Sabi niya, ang paghahari ng Diyos ay parang mga binhi o butil o buto na iniyahasik o tinatanim sa lupa. Tumutubo araw-araw nang hindi nalalaman kung paano. Dahil ang lupa ang siyang nagpapasibol nito. Kung ilalagay natin sa konteksto ng ating buhay, ang binhi o ang butil o buto na itinatanim ay ang salita ng Diyos. Samantala, tayong mga tao, ang lupa. Ibig sabihin, itinatanim sa atin ang salita ng Diyos. At dito, tumutubo ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, tayo ang nagpapatubo sa salita ng Diyos. Sa ating nakasalalay, kung paano tutubo ang salita ng Diyos. Maaring sinasama natin ito sa pang-araw-araw nating buhay, sa ating trabaho, o kaya sa ating pag-aaral. Pwede din ang salita ng Diyos dinadala natin at ginagamit natin sa pakikipagrelasyon o pakikipag-ugnayan sa tao. Sa ganitong paraan, hindi natin namamalayan, unti-unting tumutubo ang salita ng Diyos na itinanim sa atin.
hindi natin namamalayan, unti-unti tayong lumalago. At kapag pinagpatuloy pa natin, hindi lang tayo lalago, kundi magbubunga. Ito po yung nais sa atin ng Diyos. Ang pagharian niya ang ating buhay sa pamamagitan ng paghahasik sa atin o pagtatanim sa atin ng salita ng Diyos kung saan tayo ay lalago at magbubunga. Ngunit, gaya ng kahit na anong pananim, sadyang may mga peste na kumakain o kumukuha ng ating bunga. Itong peste na ito, sila yung basta-basta na lang susulpot, tapos kukunin ang hindi sa kanila. Sila yung nakikinabang sa bunga na hindi naman sila ang nagtanim. Kumbaga, mga magnanakaw o kumakamkam ng hindi sa kanila at hindi nila pinaghirapan. Ganyan ang mga peste, mga magnanakaw. Sabihin mo nga, peste, magnanakaw. Sinong gusto sa mga peste at magnanakaw? Taas ang kamay. Wala. Walang may gusto. Totoo naman, ayaw natin ito. Ayaw natin yung ninanakawan tayo. Ayaw natin yung kinukuha ang hindi naman nila pinaghirapan. Pero, bakit natin sila binoboto? Yan. Ayaw pala natin sa magnanakaw. Ayaw pala natin sa peste. Pero, binoboto natin. Kaya tignan mo, hindi tayo lumalago. Dati, no, ang yaman-yaman na ng ating bansa. Pero dahil sa mga magnanakaw na kumakamkam ng hindi sa kanila, nasisira ang ating paglago. Nawawala ang bunga ng ating pinaghirapan. Kaya nga, kung ayaw natin sa mga peste at kung ayaw natin sa mga magnanakaw, alisin natin. Eh baka mamaya niyan, manalo pa yan. Oh, hindi ba? Magising na tayo. Kinamkam yung hindi kanila. Kinuha yung pinaghirapan natin. Ayaw natin ng ganun kasi masisira ang ating buhay, masisira ang ating pinaghirapan, mawawala lahat ng ating bunga. Ganito po yung nangyari kay Haring David sa ating kwentong narinig sa ating unang pagbasa. Ang ganda ng kwento ni Haring David. Kahapon, yung unang pagbasa ay tungkol sa panalangin ni Haring David. Si Haring David, tapat at masunurin sa Diyos. Kaya naman, sa kanyang panalangin, nagpapasalamat siya sa Diyos sapagkat tapat at mabuti rin sa kanya ang Diyos. Iniligtas niya ang kanyang bayan sa lahat ng mga kaaway. Kaya ganun na lang ang pagpapasalamat ni Haring David. Nagtanim siya ng katapatan, nagtanim siya ng pagsunod sa Diyos, kaya nagbunga ito, naging tapat din at mabuti sa kanya ang Diyos. Pero
gaya ng kahit na anong bunga, talaga ang peste dumarating. Narinig natin sa ating unang pagbasa ngayon, isang araw, kinain ng peste itong si Haring David. Habang siya ay naglalakad sa bubong ng palasyo, nagmumuni-muni, nagpapahangin, meron siyang nakitang magandang babae na naliligo, naakit, nagandahan, natukso itong si Haring David. At dahil doon, ipinagtanong niya ang pangalan ng babae. At nalaman niya, ito ay si Bathsheba, ang asawa ni Urias. Si Urias ay sundalo ni Haring David. Dahil gustong-gusto ni Haring David si Bathsheba, sinipingan niya ito. At dahil doon, nagbunga ang pagsisiping nitong si Haring David. Hindi niya binantayan, hindi binantayan ni Haring David yung kanyang sarili. Kaya yung bunga niya sana, kinain siya ng peste. Peste ng tawag ng laman. Peste ng tukso. At ang masakit, para mapagtakpan ang kasalanang ginawa ni Haring David, pinatawag niya si Urias at ipinadala ito sa isang matinding gera. Doon, hinayaan niyang mamatay si Urias. Sayang, sayang si Haring David. Lumago na sana siya sa katapatan ng Diyos. At ito yung naging bunga niya. Ngunit siya ay napeste ng dahil lang sa tukso at tawag ng laman. Kung kaya't kinuha niya ang hindi sa kanya, inasawa niya ang hindi niya asawa, sinipingan niya ang hindi sa kanya. Mga kapatid, ang paanyaya sa atin ng mga pagbasa ay lumago at magbunga sa salita ng Diyos na itinatanim sa atin. Araw-araw, dapat tayo ay lumalago sa salita ng Diyos. At habang tayo'y lumalago at nagbubunga, bantayan natin yung ating mga sarili na huwag mapeste. Ito yung babala sa atin ng ating mga pagbasa. Mag-ingat sa mga peste na aaligid-aligid dahil sila yung sisira sa ating bunga. Sila yung pipilit na makuha ang ating pinaghirapan. Sila ang mga magnanakaw na makikinabang sa isang bagay na hindi naman nila pinaghirapan. Kaya maging mapagmatyag, maging matalino, dahil ang peste ay sumasalakay at pilit na kukunin ang iyong bunga. Amen. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nagnanais na lumawak pa ang Kanyang presensya sa ating buhay. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
ang ating simbahan naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang isang komunidad, naway hindi tayo maging pabaya sa ating buhay pananampalataya, bagkus asamin natin ang Diyos araw-araw. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pamilya, lalo na ang mga bata, naway lumago at lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad na sinasalamin sa kanilang buhay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway lumakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pagbabahagi kay Kristo ng kanilang mga pagtitiis. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, narito kami sa harap mo. Alak at tinapayalay namin sa'yo mula sa tangkay ng masaputin ng trigo upang maging katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay magbibigay buhay, biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling magpapala. Magsitayo po ang mga. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, dumudulog kami sa iyong kadakilaan upang ang kapangyarihan mong ipinahayag sa paghahain ng mga alay para gunitain ang mga banal ay magdulot sa amin ng pakikinabang sa kaloob mong kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong si Santo Tomas de Aquino ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon.
Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, Poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ng lahat ang naparito mo anak, na siyang nagulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakad at nakiramay sa lahat. Pagsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, Santo Tomas, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, 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 amen.
sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sa iyong pag-isa
sa iyong paghihirap at pagdurusa. Ako ang iyong pag-asa. Alam ko ang iyong kapighatian. Kailan may di ka iiwan. Hindi ka mag-iisa. Ngunit bakit nangangamba? Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig? Bakit kayo natatakot? Kung doon pa may iniibig na kayo, magtiwala ka, di kita pababayaan. Pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig? Bakit kayo natatakot? Kung noon pa may iniibig na kayo, magtiwala ka, di kita pababayaan. Pag-ibig ko sa'yo walang hanggan. Wala pa rin ba kayong pananalig? Kung sabihin ika'y iniibig, ako si Jesus, iniibig kita. Sa sarili lamang tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay maghanda nawa para sa aming pagkakamit ng kaligayahan na idinulot kay Santo Tomas ng iyong paglingap na maaasahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa at higit sa lahat, ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman.
ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Nanong ikay narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayon ikay niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Iyalay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan, makundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno, itaas po natin ang lahat ng mga larawan at imahe ng Poong Jesus Nazareno at ng Mahal na Ina. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman, nahihirapan, may mga dalang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at pagdilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Madre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, paral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Madre Jesús Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre.